Guys, nandito na naman po ang mga jokes ni Padre. Where loving, knowing, and serving God is joy. Hatid nitong programa ang aral at sayang na papanahon ngayon na dumadaan tayo pa rin at mas tumitindi pa sa pagsubok sa lipunan sa ating bansa at sa buong mundo. Ngayon pong 12th episode natin, ang tatalakayin po natin ay napakainam na paksa. Generosity, kagandahang loob. Father Bong Guerrero po ito, ang inyong lingkod. At lagi ninyong tatandaan, a day without laughter is a day that is lost. Last Sunday, kung naaalala pa ninyo, pinag-usapan natin kung bakit kailangang magtiyaga. Why persevere? Bakit? Kasi kailangan ng pagtatiyaga. Dahil mayroon tayong misyon na dapat nating isakatuparan. Ang misyon na ito ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. May mga balakid, natural, pagsubok, hadlang sa pagtupad ng misyon na ito na ipinatong sa ating balikat ng ating Panginoon. Subalit sa kabila ng mga balakid, ito lang ang pinayo ko, sulong lang. Believe in yourself because God will always believe in you. Yan po ang ating tinalakay noong nakalipas na linggo. And today, let us talk about generosity. Ito po'y kailangan natin ngayong panahon na maraming naghihikahos, nangangailangang mga kababayan po natin, kagandahang loob. Generosity is defined as the readiness or liberality in giving. Kahandaan at kalayaang magbigay. Sabihin ng iba, isipin naman ninyo, wow, manghihingi lang yan ngayon. Huwag na tayong manood. Ganyan kayo eh. May mga pang-alas ka pa nga sa mga pari. Ginagawa ng iba sa mga nagmimisa, sasabihin ni Padre, oh, alam mo sinabi? Ano sinabi? Sabi ni Padre, sumain niyo ang Panginoon, sumaakin ang koleksyon. Kambihan naman kayo. Misa ganyan eh. Meron pang mga biro yung iba. Sabi ni Padre, oh, Lord, nandito na ang kolekta. Ihahagis ko ito. Kung ano po ang gusto niyo, kunin niyo na. Ang lahat ng babagsak, akin yun. Misa, may mga pananaw tayo na ang kagandahang loob ay pawang ukol lamang sa pera, sa abuloy. Remember this. Generosity is not just about money. It is about many other things in our life. Pagbibigay ng panahon. That is being generous of your time. Panahong makinig sa mga tao na gusto lang namang mag-share ng problema. Yung iba, wala pang panahon na makinig sa mga dumaraan sa problema. Remember, ito po isang napakagandang tandaan. Kapag may problema kayo, ikwento nyo sa iba. Humanap kayo ng makikinig. Because problem shared is half the problem solved. Diba? Kapag naibahagi nyo na, hindi ba naranasan niya na kapag kayo ay mabigat ng damdamin? Kapag naikwento nyo, aba, gumiginhawa ang inyong kalooban.
So share your problems. Makakapagpaluwag ito ng sikip ng inyong dibdib. Generosity sa pagbibigay ng panahon para sa mga may sakit sa pamilya o kaya mga kaibigan. That is being generous because you are healthy. Mapalad kayo, merong kayong kalusugan. Eh yung iba, merong karamdaman lalo na ngayong panahon na ito. Maganda po, magbahagi naman tayo ng pag-aaruga, pag-aalala, panalangin sa mga may karamdaman. Panahon na dapat yung ibahagi para magpakita ng pakikiramay. Ito po, sa mga namatayan, kagandahang loob yan, lalo na sa mga taong lubos ang nadaramang lungkot sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ngayon din po yung magandang panahon para dumamay. Halimbawa, kapitbahay mo na sunuga, noon, sunog. Tumulong kayo sa paghakot ng gamit. Yung iba kasi, tutulong sa paghakot, pero inuuwi sa bahay. O kaya, diretso sa pawn shop. Masama! Masama! Panahon sa pamilya, ito, importante ito at kayang-kaya at dapat lamang ninyong pagtuunan ng pansin. Be generous of your time in sharing it with your family. May mga tao sabi, walang mga panahon sa pamilya. Eh, pero sa barkada mo, meron kang panahon. May panahon ka kay kumpare, pero sa asawa mo, wala. Sweet ka kay kumpare, sa asawa mo, hindi. Baka naman kasi, kayo na talaga ni kumpare. Aminin nyo na. Eh, uso naman yan ngayon. Ang tawag dyan, kapwa ko, mahal ko. Eh, kahit sa simbahan, laganap din naman yung mga ganyan. Di ba? Hindi nyo ba napapansin? Oh, brother, meron ba mga malalambot sa simbahan? Nagtanong ka pa. Eh, sa misa pa lang, makikita mo na agad kung malambot yung pare nyo o hindi. Madali lang sa pagsasalita, kapag may lambing yung dulo, medyo may kilya yun. The Lord be with you. Nadelikado yan, no? May kalambutan na yan, di ba? Through Christ our Lord. Nanginginig-nginig pa yung iba. Kasi pag totoong lalaki, ang salita, parang laging period dulo. No, hindi kami nagdudugtong ng mabuting balita. Wala nang ganun. Uso naman yan. May isang pari nga eh. Sa parokya, sabi nung pari dun sa mga parishioners niya, oh, mag-uumpisa na tayo ng prosesyon. Lahat ng sasama, umayos na kayo, ang gulo-gulo nyo. Opo, Father, sabi ng mga tao, kayo mga lalaki, pumila na kayo. Kanino po ba kami susunod kasi, Father? Sa Rebultory St. Joseph kayo sumunod. Mga lalaki kayo eh. Sabi ng mga ng pari, eh kayo mga babae, pumila na rin. Magsisimula na. Kanino po kami sunod, Father? Diyan kay sa rebulto ni Mama Mary sumunod. Sabi ng mga bading, eh kami, Father, kanino kami susunod? Kayo mga bruha, come, follow me. Sunuran. Diba, meron ganyan eh. Tandaan po ninyo. Generosity is essential during this period of the pandemic. In the Bible, generosity is encouraged. Ito ay minumungkahi, isinusulong para sa atin na maging buhay natin, lalo na ngayong panahon na maraming nangangailangan sa ating mga kababayan. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 10, ang sabi ni St. Paul, remember this, tandaan daw natin to ha, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Kapag masigasig kayo at laksa-laksa kung kayo ay magpunla, aani din kayo ng hindi lang sasapat sa inyong pangangailangan, kundi sobra-sobra pa ang igaganti sa inyo ng Panginoon. Hindi natin kayang talunin ang Diyos sa kagandahang loob. Sabi ni San Pablo, each of you should give
what you have decided in your heart to give. Kayo magdi-decision yan eh. Ano bang tinitibok ng puso nyo? Ano bang ibabahagi nyo sa iba? Sabi ni San Pablo, not reluctantly or under compulsion. Hindi yung napipilitan lang, no? Hindi yung medyo nagdadalawang isip ka pa. Ang sabi ni San Pablo, ang ganda. For God loves a cheerful giver. Ang nagbibigay ng kusang loob, mahal kayo ng Diyos. Sa madamot, hindi kayo mahal. Kaya nga ang pagbibigay ay napakagandang ugali na dapat nating ibinabahagi sa iba. Ang sabi pa ni San Pablo, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Ang inyong pagiging matuwid ay mananatili habang panahon. Totoo yan, di ba? Meron lang sinasabi, what we do for ourselves will die with us. But what we do for others will live forever. Yan lang naman ang maiiwan natin sa mundong ito. Hindi yung nakaukit sa lapid ang bato. Ang ating iiwan, yung iniukit na natin sa puso ng iba dahil sa ating kagandahang loob. Pagpatuloy ko sa San Pablo, versikulo 10, now he has supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and it will enlarge the harvest of righteousness. Lalo pang sasagana ang inyong ani sapagkat God will provide you with seeds na inyong ipupunla para sa pamumunga nito, marami pa tayong maibahagi sa ating kapwa-tao. In Psalm 112, verses 5 to 9, babasahin ko na ito ng diretso at nandito naman sa tabi ko yung kopya, sumunod kayo dyan. Ang sabi, good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Surely, the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. Inulit na naman, no? Ano pakaganda? They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Their hearts are secure. They will have no fear. In the end, they will look in triumph on their foes. They have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. Napakaganda nitong paalala na ang kagandahang loob ay nagbubunga ng higit pa sa ating hinihingi o inaasahan mula sa Diyos. Pinakamainam, your righteousness will endure forever. Kasi ang laging tanong ng marami sa mga ganitong mungkahi ng pagbabahagi ng sarili, ng pagbibigay, sabihin ba, eh ano naman mapapala ko dyan, Padre? Lagi tayong ganyan eh. May mapapala. Ano naman ang amin dyan? Anong makukuha ko? Anong mabibigay mo sa akin? Remember, generosity will be rewarded. Not just here on earth, but most especially in heaven. Let me share some of the rewards for generosity. First, we lift a burden.
We relieve stress. We give hope. I can say that generosity is a reward in itself. Generosity will make us feel good. Di ba? Niyo ba yung na-experience na mas mabuti talaga yung nagbibigay kesa kayo ang nanghihingi? Na mas mabuti na ikaw ang nagbibigay ng panahon sa mga may sakit kaysa naman ikaw ang may karamdaman at naghihintay na mabigyan ng panahon. Kaya biyaya na rin yan eh, na kayo ang nagbibigay, kayo ang nagbabahagi, kayo ang nag-aalaga, kayo ang naglilingkod, kaysa naman kayong pinaglilingkuran. It is a reward in itself. Second, in generosity, the glory of God is displayed. In Matthew 5, verse 16, Jesus said, "Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven." O, diba? So the glory of God is manifested. Nakikita dahil sa ating kagandahang loob, sa mabuting gawa. The reason why God gives us material resources, riches, and talents is for others to see that the way we use them will prove that money is not our God. God is our God and our only treasure. Hindi po masama ang yumaman. Kung ako lang makapipili, lahat kayo gusto ko maging mayaman, tayong lahat maging marangya, lahat maging masagana. Hindi masamang maging mayaman. Ang masama, maging madamot. Kahit naman tayo, hindi natin gustong makasama ang isang madamot na tao. Yung taong kuripot, no? Lahat na lang gagawin para lang makaiwas sa mabigat at malaking gastusin. Merong isang lalaki, si Manggorio, namatay. Yung asawa niya, sobra kuripot. Pero at least magpapa-advertise sa dyaryo, pumunta sa opisina ng pahayagan at papalagay ng obituary. Sabi niya, sabi ng misis nun sa sekretarya, "Magkano po ba ang pagpapalagay ng obituary? Namatay po kasi yung asawa ko eh." Sabi ng sekretarya, "Five words, 300 pesos po." Sabi ng misis, "Mahal naman. Di ba pwedeng two words na lang? Goryo dead." Sabi ng sekretarya, "Hindi po. Minimum po kasi 5 words, 300. Nag-isip yung asawa. "Sige, lagay mo na lang, Goryo dead, Toyota for sale." So, sobra naman pangunguripot siya. Huling bagi na nga ng asawa mo sa mundo eh. Diba? Ganun talaga sa atin. Hanggat makagagawa tayo ng, ng paraan para makatipid, para manguripot, gagawa natin. Eto, pangatlo, the rewards for generosity. More thanksgiving to God is set loose. Napapakawalan ng kagandahang loob mo ang mas marami pang pagpapasalamat sa Diyos. Ang kagandahang loob ay nagpapakawala sa laksa-laksang pasasalamat sa Panginoon. Ang sabi ni St. Paul in 2 Corinthians chapter 9, verse 12, "The ministry of this service is not only supplying the needs of the saints," yung mga Kristiyano, "but is also overflowing in many thanksgiving to God." No? Ang kanyang ministry, ang kanyang paglilingkod
sa kapwa ang kanyang misyon ay hindi lamang nagbubukas ng pasasalamat sa Diyos, kundi sa kanyang pagdamay sa kapwa, laksa-laksang pasasalamat ang inihahandog ng mas maraming tao sa Diyos. Diba? God gave us so much, not just to be thankful. Lord, thank you, binigyan mo ako. It is not for that reason that God will give us so much. But by being, we make other thankful to God. We make other people thankful to God. Diba, ang sarap madinig pag may tinulungan ka. Salamat sa Diyos. At nandyan ka para tulungan kami. Sabihin pa sa iyo ng iba, alam mo, ikaw ang isinugo ng Diyos. Salamat po, Panginoon. You see, binigyan ka hindi lamang para ikaw ang magpasalamat, kundi sa pagbabahagi mo ng mga handog sa iyo ng Diyos. Lahat sila na iyong tinulungan, pinagpakitaan mo ng kagandahang loob, ay taus-pusong nagpapasalamat sa kagandahang loob ng Panginoon dahil ibinigay kani ng Panginoon sa iyong kapwa-tao para dumamay. Fourth, reward for generosity. Our love for God and His love in us is confirmed. Patotoo yan, napapatunayan ng kagandahang loob na mahal ka ng Diyos at mahal mo rin ang Panginoon. Patunay yan. Anong sabi? In the letter of St. John, chapter 3, verse 17. O, basahin nyo ng tahimik ang larawang itong sa akin tabi. If anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? When we give generously, the love of God is confirmed in our lives. We are real. We are authentic Christians. Hindi ka plastic. Katulad mo si Jesus. Alam niyo, merong isang salaysay nangyari ito sa bus station. May isang dalagita, titinda ng prutas. Eh, pumarada yung bus. May mga tao nagmamadaling sumakay sa bus. Natabig yung tray, lalagyan ng mga prutas. At may mga prutas na nalaglag at gumulong. Medyo yung tindera talagang nagsasalita na ng medyo hindi maganda. Dahil ikaw ba naman, tabigin yung mga tinda mo at parang binaliwala ng iba. Subalit may isang lalaki, imbis na magdesisyon na sumakay, ang kanyang naging desisyon, tulungan na lang at ibalik yung mga prutas na nalaglag. Kahit nagsimula niyang damputin yung mga prutas na nalaglag at inayos niya. At sinabi niya rin sa tindera, wag na po kayo magalit, nakaayos naman na po lahat. Nagulat ang lalaki sa sinabi ng tindera, ng dalagita. Sabi ba naman, kayo po ba si Jesus? Sabi ng lalaki, ba't mo naman nasabing ako si Jesus? Eh, kitang-kita mo namang tao lang ako. Di mo ba nakikita tao ako? Sabi ng bata, hindi ko po kayo nakikita. Pinanganak po akong bulag. God's glory is revealed in your life kapag marunong kang magbahagi. To be generous. Ito po yung nangyayari sa ating buhay na laging iminumungkahi nila San Pablo. And lastly, finally, the reward for generosity. We lay up treasures in heaven. Nag-iimpok tayo ng yaman natin sa langit. In the Gospel of St. Luke, chapter 12, verses 33 to 34, Jesus encouraged us. Sell your possessions
and give to the needy. Malaking hamon to doon sa lumapit sa kanyang mayamang binata na hindi tuloy natugunan ang hamon na ito sapagkat napakayaman daw niya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail. For where your treasure is, there your heart be also. Merong tinatawag tayo na magandang ibahagi ito. The treasure principle. Ano po ba yung treasure principle? Ito po yung paliwanag sa kanya. The treasure principle is what we give away on earth accumulates in heaven. Ganun lang kasimple. Ang ating ibinabahagi dito sa lupa para sa iba ay naiipon bilang yaman natin sa langit. This is a great motivation for generosity. Gusto mo ba mag-impok ng mga materyales mo pagkakit mo sa langit para pagdating mo dun may bahay ka na, meron kang tahanang nakahanda? Dahil kung hindi ka marunong magpadala ng materyales mo dun, wala kang tutuluyan kapag ikaw ay nagpunta doon sa langit. In Timothy, 1 Timothy chapter 6, verse 19, St. Paul says, in this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Right now, mag-imagine naman tayo. Alam ko namang malakas ang imahinasyon nating lahat. Kunyari, 1984 pa ngayon. At may nag-alok sa inyo na mag-invest ng inyong naipon, naimpok, mag-invest sa isang ng inyong kayamanan sa isang napakabagong kumpanya. Bago lang to, hindi pa kilala. Na ang pangalan ng kumpanya noong 1984 ay Apple Computer. Alam niyo naman ngayon kung gaano katagumpay ang Apple Computer. Napakamura ng shares niyan kung mag-i-invest kayo noong 1984. Wala pa kasing kumikilala. Kung ang alam mo ngayon na napakatagumpay ng Apple ay alam mo na noon, 1984, magkano ang ilalagay mong investment? Ha? Kung alam mo ngayon kung gaano katagumpay, magkano ang ilalagay mo? Kung alam mo lamang noong 1984 na ganitong katagumpay ang Apple, siguro sabi mo, totodo ko na, pare. Pare, totodo ko na. Pati pamato at panabla. Pati asawa ko, pati biyenan ko, tataya ko na yung mga yan. Noong 1984, kung alam ko lang, pare, sana tinodo ko lahat ang kayamanan ko dyan sa kumpanya na yan. Talagang kung alam mo ang magiging kapalaran ng Apple, ilalagay mo na ang lahat ng iyong kabuhayan. At sigurado ngayon, umaani ka na ng limpak-limpak na dividendo. So, in comparison, giving to the kingdom now is like investing in Apple back in 1984. When we are generous with God's resources, our temporal net worth on earth go down. Siyempre, mababawasan ka ng puhunan, ng pera, ng ipon. But our eternal net worth goes up. Generosity teach us to give, to share what we cannot keep. Dahil lahat naman ng bagay na sa atin, iiwanan naman din natin lahat yan, di po ba? So generosity teach us to give what we cannot keep so that we will gain what we cannot lose. Ang ganda niyang mga kawikaan na yan, ha?
Sa kagandahang loob, binabahagi mo ang bagay na hindi mo naman kayang angkinin para maangkin mo ang bagay na hindi na mawawala sa iyo kahit kailan. Dahil ang iyong gantimpala ay panghabang panahon. Buhay na walang hanggan. It is true. What we give on earth to others accumulates in heaven. Anong sabi ni Winston Churchill? We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Diba? Merong mag-ex sila eh. Nag-break na yung mag-syota. Sabi nung ex-boyfriend, can we start all over again? Baka naman pwedeng magbalikan tayo. Sabi nung ex-GF niya, shut up! Sabi nung ex-boyfriend, love pa rin kita. Sabi nung ex-GF, naka-move on na ako, no? Sabi ng ex-boyfriend, padalhan kita, load. Sabi ng ex-girlfriend, hehehe. Love you, be. Ingat ka lagi. Mua, mua. Chup, chup. Kumain ka na ba? Load moves in mysterious ways. Alam yung pagbibigay, nagbubunga din ng maganda yan. So be generous. Be generous. Learn to share, to give, to donate. By being generous, you are leaving a wonderful legacy to your family. At ano yun? Anong iniiwan mo? The knowledge that life is not all about possessions. Our goal in life is not to make history, but to make a difference in the life of others. A single moment can make all the difference in one's life. Sharing oneself and your resources can be the moment that others need to find meaning in life. A simple act of kindness can just be what they need to find hope in a life that is full of despair. A loving touch and sincere act of caring may be what they need to heal a heart that seems to be irreparably broken. A listening ear may be what they need to lighten the enormous burden that they carry. To extend a helping hand may restore their trust and faith in humanity's innate goodness. Alam niyo ang sabi ng actress na ito noong 1950s hanggang 70s, si Audrey Hepburn, a British actress. Napakaganda ng kanyang sinabi. Giving is living. If you stop wanting to give, there's nothing to live for. So, bloom gloriously, even just for once, by being generous. It will truly make a big difference in the life of another and will surely make a tremendous difference in yours. Give what you cannot keep so that you will gain what you will never lose. Well, mas madamdamin ngayon dahil ito yung napapanahon talaga. I would like to praise and thank God for another episode done ngayong araw na ito. Natapos na naman po tayo sa mga jokes ni Padre. We're knowing, loving, and serving God is joy. Sana nakapaghatid ang inyong lingkod ng saya at aral sa araw na ito. If you feel
that this program is relevant. It added color to your life and meaning. Sabi nga, if you are inspired, pakishare naman po ito sa mga kaibigan ninyo, lalo na sa mga dumadaan sa pagsubok sa buhay, yung walang nakikitang pagdamay sa kanilang kapwa. Maraming salamat muli sa inyong tumatangkilik sa mga jokes ni Padre. Hatid po ito ng Emmanuel TV Network. Kaya lagi po ninyong tandaan, learn to be generous. Give what you cannot keep anyway so that you will gain what you will never lose forever and ever. It is truly great to be a blessing, to be blessed by God so that we can be a blessing for others. Hanggang sa susunod na linggo po, ito ang inyong masayang lingkod, Father Bong Guerrero.